Hey guys, welcome back to my channel, Pila. So for today's vlog po, no, isha-share ko po sa inyo kung magkano po ang sahod ko dito sa Japan bilang farmer po. Pero bago po ang lahat, clarify ko lang na ang sahod po dito ay nakadepende kung saang prefecture ka po. Pwede rin po kung ano yung visa nyo dito, no? Kung SSW ba or trainee visa. Ayan guys, at kung gaano rin po kayo katagal dito, of course, kung medyo matagal ka na, baka tinaasan na yung sahod mo ng medyo konti, hindi na yung minimum wage, ganun. So sa akin po, baguhan lang po kasi ako dito, actually may 3 months nang nagtatrabaho, no? Ayun. So anyway, bago pa ko po pala ipagpatuloy, no, pagpasensyahan nyo na pala guys sa mga hindi ko po nasagutan yung mga katanungan nila sa comment section po natin sa lahat na pong mga videos ko. Pasensya na guys kasi talagang yung trabaho po ng farmer dito sa Japan ay nakakapagod, no? Kadalasan wala po talaga akong time na sumagot po sa mga katanungan nyo. Kung may free time man po ako, may ginagawa po kasi akong ibang bagay. So susubukan ko pong sagutin lahat yan mamaya or bukas na lang po kasi Yasumi ko naman po bukas, no? Ayan, promise guys, susubukan ko po talagang sagutin. Nag-subscribe man kayo o hindi, charot, charot lang. Ay guys, no, singit ko lang po ulit. Sabi ko nga po kanina, magkakaiba po yung rate ng bawat ken or prefecture po dito sa Japan. So, alamin nyo po kung ano or saan ken ba belong yung lugar kung saan po kayo magtatrabaho. Parang sa Pilipinas lang po kasi yan. May provincial rate at iba rin po yung rate sa NCR. Ganun po kasi yun. Okay? So anyway guys, ito na. Umpisahan ko na po kung magkano po ba ang sinahod ko bilang farmer dito sa Japan sa buwan po ng June. Okay? Sa buwan po ng June, ang isi-share ko po sa inyo. Ayan. So ito na guys. Umpisahan ko na po. So guys, no, bago pa lang lahat, dito po sa Ibaraki Ken, ang location ng lugar kung saan po ako nagtatrabaho. So yung minimum wage po dito ay 879 yen, no? So per hour ko po 'yon, 879 yen. Pero sa month po ng June ay may OT po ako. Kaya yung inabot po ng sahod ko ay naging 213,433 yen po. So again guys, may OT na po yan, no? So kung walang OT, 22 days times 879 yen times 8 hours na yun guys, no? Ganun na lang yun. So magiging 154,704 lang po. Pero dahil may OT po ako, ang inabot po ng sahod ko sa month ng June ay 213,433 yen. Pero guys, hindi pa po yan yung linis, no? Hindi po yan malinis kasi marami pong kaltas dito. Okay? So yung mga kinaltas po sa akin, okay, wait lang guys, no? Tingnan ko na lang sa copy ko kasi syempre, hindi po ako prepared actually talaga mag-vlog ngayon. So anyway guys, no, yung kaltas ko po sa health insurance ay 8,304 yen. So, sa welfare pension naman po is 15,555 yen. Ayan. May employment insurance din po na may kaltas na 640 yen. At yung income tax naman po ay 4,340 yen. Ayan. At dito sa bahay guys, no, may binayari, bawat isa po sa amin dito ay nagbabayad ng 15,000 yen. Okay? At sa utility bills din naman po, no? So, andyan na yung kuryente, tubig, wifi, gas cost, yun. So, pag hinati-hati po sa aming anim yun, may binayaran po akong 6,713 yen. At saka guys, dahil kumakain po kami every afternoon sa kaisya namin, so hindi ko po sigurado kung ganun din po sa inyo, no? May binabayaran po kaming meal bill na 2,100. Okay? So kung susumahin po lahat ng kaltas sa akin ay 52,652 yen. So kung ima-minus po natin sa sinahod ko na 213,433 yen, yung natira na lang po ay 160,781 yen. Okay?
So guys, no, sa 160,781 yan na yan, wala pa po dyan yung gastos ko naman sa personal needs ko po at sa pagkain. Ayan. So guys, nakadepende na yan sa inyo kung gaano kayo katipid. Pero para lang magka-idea kayo, no, ako po binibili ko talaga yung mga gusto kong kainin, lalo na yung ice cream ko, no, hindi talaga pwedeng wala yun. Charot. Eh, medyo mahal dito. So anyway, sa personal needs ko po at sa mga pagkain, umaabot po sa akin ng at maximum na yung 3 lapad. Okay? So isang lapad po eh 10,000 yan na po yun. Ha? Para lang maintindihan niyo po. So guys, maximum na yung 3 lapad sa akin. Andun na po yung mga gustong mga luho ko na din. Okay? So guys, kung ima-minus po natin yung 160,781 minus yung para sa pagkain ko po at sa mga luho ko na 30,000 yen, ang natitira na lang po ay 130,781. No? Yun na po yung malinis sa akin. Unfortunately guys, mababa po yung palitan ngayon sa Philippine peso. Kaya at least approximately na lang natin na 0.40, no? So kung i-convert po natin yung 132,781 yen, kwan na lang po siya guys, 130,781 times 0.40 na lang po yung gagawin natin, no? Eh, at least approximately may malinis po akong 52,000 na sinahod para po sa buwan ng June. So again guys, clarify ko lang, may OT po kasi yan. So ngayon po kasi wala na po kaming OT dahil medyo hindi naman po gaano yung gawa ngayon. Pero kung malakas po yung or kung marami po kaming gagawin, eh may OT po kami. Unfortunately po ngayon, eh wala na pong OT. Kung wala pong OT guys, no, at least siguro nasa 35 to 40,000 po yung malinis na sasahurin mo dito. Okay? Pero guys, ha, clarify ko lang din po ulit na yung gastos din po sa pagkain at yung personal needs nyo ay nakadepende po sa inyo. Pwede pong aabot ayan ng mahigit isang lapad lang. Okay? Kung depende na po yan kung kaano kayo katipid. Ha? Clarify ko lang yun guys. At saka nakadepende rin po yan sa probinsya or sa prefecture, I should say, no, kung saan man po kayo magtatrabaho. Kasi minsan yung mga may mababa pong rate, no, eh medyo hindi rin po ganun kamahal yung, hindi, mahal pa rin syempre, of course, no, pero compared sa ibang mga lugar, eh at least hindi rin po ganun kataas yung gastos nyo sa mga pagkain, yung mga bilihin, I should say, ganun na lang po yun, no, napakakomplikado ko. So anyway, ganun yun guys. So guys, no, bago ko po end yung video ko, clarify ko lang na yung mga nasabi ko pong figures ay nakadepende pa rin talaga sa palitan natin dyan sa Pinas. What if soon ay lumakas na yung palitan, no? Ngayon po kasi ay talagang mababa pa. Ayun. So anyway guys, hanggang dito na lang po. See you on my next vlog.